kuning nakuhaan tong ni aging iba. Kapinsapi. Wa god kabalo kapinsa sa yuta. Pi. Bakur ni kabir ni ba? Gabi ni gibira ba? Ni gabir ni. Yano. Lupis sa kaysa nga tanan ang mabe. Sa espiraso guys. Tag-isang kilo ni ba? Na gold bar. Sa espiraso na gold bar. Mga dos. Sa mga kauban. Nakuhaan ang gold bar. Sa bato guys. Mabawal kayo. Ibuwak lang. Grabe kadagan guys. Sa bato guys. Sa gold bar. Ibuwak lang ang kuhan. Footprints. Saya nya lapa-lapa guys. Pagbuwak muna guys oh. Kaya ano mga hinihintay natin mga ka-kids? Let's do this. Gold bars, panakaw na kinuha dito. Lecture and guide number 126. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Isang dagdag kaalaman ulit na naman ito pagdating sa pagti-treasure hunting. Kaya simulan na natin. Napanood nyo naman sa naunang video kung saan sinasabi ng grupong ito na mayroong nakuhang 36 pirasong mga ginto na barita dito sa mismong site na ito na hugis apak ng paa, pero kaliwa malaki din siya. Pero kung ibase ko ito sa mga karanasan ko mga ka-teach, ay malamang kung sa malamang nakunan talaga yan. Kaya ito ang susundan natin mamaya, kaliwa at kanan, ano ang mga kahulugan, ano ang dapat gagawin, at ano ang gagamitin or mga kagamitan. Dito tayo sa pangalawang video kung saan mapapansin natin ibang area ito mga ka-teach. Maliit lang ang apak ng paa, markang apak ng paa, nasa gitna ng sapa, hindi tulad doon sa naunang video na nakuna ng sinasabing 36 pirasong mga barita. Malaki yun, pero dito kay sir maliit lang, pero ang kahulugan iisa lang din, at ito yun mga kahulugan ng marka, mga dapat gagawin para matukoy ang deposito, mga kailangang gamit or mga kagamitan na dapat gagamitin dito sa mga markang ito, kaliwa at kanan. Ituloy muna natin dahil natapos na tayo doon sa kaliwa, dito naman tayo sa kanan. Pero para sa akin mga ka-teach, kung mag-explore kayo ng ganitong klaseng mga sign, dapat din alamin din ninyo ang history sa lugar, kung pasok ba na nandyan ang mga Japanese Imperial Army sa area ninyo noong World War II, at nakikita ng mga ninuno ninyo noon kahit mga saling kwento. Pwede yan mga ka-teach, at maganda ang mga sign, pwedeng pwede yan. Kaya simulan na natin. Ayan mga kahulugan ng marka, at dito tayo sa kaliwa. Number 1 na kahulugan nito mga ka-teach. Makinig kayong maigi para matuto kayo. Travel sign nito mga ka-teach. Kasi paa yan. Alam naman natin pag paa lumalakad. Pero ang travel na tinutukoy niya ay paabanting paatras. Base ito sa sinabi sa akin ng mentor ko. At ganun din sa mga area na napuntahan ko na nakunan or nakuhaan ng deposito. Tula doon sa video yun, number 1, paatras or backward ang travel yan. At ang pangalawa, isulat natin, tanggalin muna natin. Ito ang gagamitin natin mga ka-teach. Ayun, number 2, ang travel na tinutukoy niya ay below or under, down. Ibig sabihin, kung saan nakalagay or nakaukit ang markang ito, malaki man o maliit, basta hugis ganito, nasa ilalim daw niya or kailangan mag-down. Yan ang pangalawang meaning or kahulugan ng markang paa, basta kaliwa. Ito yon, kaliwa. Kaya para sa akin, ibalik muna natin ang video ito. Tama itong
nakwaan or nakunan na sinasabing 36 na mga barita sa mismong site na ito. Kasi kaliwa ito mga ka-teach, ayun, may takip, naunahan lang sila ni sir, yun ang pagkasabi nila. So balit, dito naman tayo sa kanan. Kasi itong kanan na ito mga ka-teach, kaliwa yung kanina, ito yung kanan. Tapos na tayo dito, ibig sabihin, check na natin yan. Dito naman tayo sa kanan. Kung ibase ko ito sa karanasan ko, nako, may ibang number 1. May ibang area or area at grupo na akong nabigyan na nakakuha sila ng 7 jar or tibod, kung tawagin sa Bisaya, jar or tibod na malalaki at ang laman mga antik. Subalit hindi lang ako binigyan sa grupong yun, pero ang meaning or kahulugan niyan, travel forward. Ibig sabihin, pag may mga sign na nakaukit sa bato na kanan, right or tuo sa Bisaya pa, ang susundanin yung direksyon papunta doon sa unahan abante. Maghanap kayo ng mga sign. Nasa unahan ang tinutukoy ng target. Hindi magkalayo dito sa illustration na ito. I-forward natin ito mga ka-teach. Ayan. Kasi yung isang halimbawa, yung grupo na nabigyan ko ng target at nakuha nila, ganitong hugis ang sign. Tuo, kanan, right. Pero yung sa kanila mga ka-teach, mayroong butas dito sa mismong bato. Hindi ko sila pinasundan doon sa mismong unahan na yon. Kasi ang target na tinutukoy nandito sa area na yan. Hindi nakasintro sa pa-straight, pero ganun pa man, travel forward pa rin. Paabante pa rin sa unahan. Ayan. Yun yung sinabi ko kanina na nakuhaan ng 7 jar or banga. Ang laman ay mga antik na plato at baso. At dito naman tayo sa pangalawa, mga dapat gagawin para matukoy ang deposito. Tulad ng sinabi ko kanina, dito sa kaliwa, ang travel nito, ang direksyon sa likuran at trasya. Yan ang pagsunod papunta sa target area. At ang pangalawa, kung saan naka-engrave or nakaukit ang sign na ito, ulitin ko ulit, sa pangalawang pagkakataon, below or under, kung ibig sabihin sa bato siya nakaukit, bantayan na ninyo ang mga bato, lalo na't malalaking bato yan, tulad dito sa videong ito. Ibalik muna natin para masundan ninyo mga ka-teach at may mga example kayo dyan sa, dyan sa mga area ninyo. Kasi itong kay sir, nako, kung suswertihin ka sir, ang target nito para sa akin nasa mismong ilalim ng batong yan. Kasi kung mapapansin natin, nasa gilid lang niya yung maliit na busay or maliit na waterfall. Tanda, ayun o. Ayan ang maliit na waterfall. Pagtalon dyan, sa bandang giliran, nandito ang sign ng kaliwang paa. Ayun. At padukot pa ang ilalim nito. Balikan muna natin. Sa Bisaya pa, pasungyab. Nako, ang ganitong klaseng mga i-forward natin dahil, ayun o. Nako, dinikit yan sa ilalim, sir. Suswerte ang grupo ngayon, no? Ayun, kung mapapansin natin, pag ganyan, ako, nasa ilalim ng tapat nito, sir. Kung hindi man nakatapat dito ang deposito, kasi maliit lang siya, sa mismong ilalim ng sign na yan, nasa mismong likuran, sir. Ako, sigurado ang ganitong mga, may butas pa dito sa kilid o gilid o. Baka nandito sa unahan pa niya. Kasi kung dudukot ka sir, papunta dito sa sign na yan, nakatapat ka na sa ilalim, pwedeng nasa unahan niya konti, nasa giliran niya, papasok pala, papasok sa gilid niya, pero kombinasyon pa rin na travel backward or travel niya pa atras, papunta dyan. Kasi ang butas na ito, pasok ito sa ano, ilikuran, ayun ang butas, at ang sign na paa nandito, ay abante pa rin sa likuran niya. Diyan pa rin ang travel niya. Kaya hindi magkalayo
Nako, nasa ilalim ng batong ito, sir. Nandito banda sa giliran niya, simula sa sign na ito. Sinalpak lang yan na kailangan dukutin sa ilalim. Nako, napakaswerte ang grupong ito. Ayan ang masasabi ko. At dito naman sa kanan. Balikan natin ang kanan. Tulad ng sinabi ko, mga ka-teach, ang kailangan nito, travel forward. Pero tulad dito na single sign lang, walang mga supporting sign. Maghanap ng ibang sign sa unahan kung saan siya nakaharap. Kasi malamang kung sa malamang, meron at meron talagang sasalo na mga sign sa unahan at may bato talaga dyan. Pasa-pasa kumbaga. Pero kung may butas yan, tulad dito sa gagawin kong example illustration. Ayan. Kailangan ninyong sundan ang direksyon na yan. Huwag pa straight. Tulad dun sa patras kanina. Huwag pa straight papunta dun. Ang direksyon na sundan ninyo papunta dyan. Kahit walang bato papunta sa unahan. Teka lang. Tanggalin mo natin. Walang bato papunta sa unahan. Doon. Walang bato doon. Pero may paraan yan para masukat. Tulad doon sa binigay kong target na nakakuha ng pitong jar o kaya banga. Laman ay antik or mga antik. I-forward na natin dito sa pangatlo. Mga kailangang gamit. Ibalik natin dito sa kaliwa. Tulad dito sa area kay sir. Kaliwang sign, nasa maliit na busay or sa gitna ng sapa. Kung may ganito kayong mga sign, mga ka-teach, number one talaga, ang kailangan gamit ay metal detector. Yan lang ang para sa akin, pang giveaway. Kailangan may metal detector kayo. Kahit pang mababaw na metal detector, yung tipong aabot lang ng 3 feet, pwede na yun. Pang mababaw lang. Kasi isang halimbawa dito kay Laser, alam naman natin dito sa video niya na padukot sa gilid ng waterfall. Ibalik natin na yun, oh. Gamitan ninyo ito ng metal detector ang side nito, yun, oh. Saan na yun? Ayun, yung side na yan papunta sa ilalim. Komplikado kasing video na ito, hindi man lang na ano. Ayun, oh. Gamitan ninyo ng metal detector papunta sa ilalim. Dukutin niyo, sir, baka may sinalpak diyan na deposito. Hindi magkalayo dito sa naunahan lang sa pangunang video. Yun ang naunahan sila. Ginamitan nila ng detector, nakuha na yung mismong deposito. Basta mga ayan. Ibalik natin, basta mga kaliwa, metal detector ang kailangan niyan. Pero dito tayo sa kanan, ang kailangan ninyong gawin, i-check na natin itong kaliwa na ito, tapos na tayo. Dito naman sa kanan, ang kailangan ninyong gawin, number one, nako, tip measure, ibig sabihin yung scale tip pagsusukat, yan ang number one. Isang halimbawa, kasi ano yan eh, travel pa yan, forward kasi ang takbo niyan. Isang halimbawa dito, tulad ng sinabi ko kanina, mayroong butas dyan. Palagi ko na itong binabanggit sa iba kong video, mga ka-teach. May isang butas dyan. Travel siya pa forward, papunta doon kasi kanan siya. Or right, sa Bisaya pa, too. Ngayon, dahil may butas, isang halimbawa dyan, butas, kailangan ninyong sukatin ang distansya ng dulong yan papunta sa mismong kanto ng butas. Ibig sabihin, sa madaling salita, nandito ang sukat. Nalapitan natin. Gumamit tayo ng itim. Ayun, yung sukat na yan, papunta yan sa sukat sa kabila. Kunin ninyo ang distansya. Ibig sabihin, palagay natin, nasa 4 pulgada. Ayan. Ang bawat pulgada na yan, i-convert ninyo ng cm, 10 yarda, or mag-extend ka ng 10 yarda at kalahati. Kasi ang kalahating yarda, nasa isang piat kalahati lang naman. Ngayon, tumbok at tumbok yan pag naghukay kayo sa unahan. Yun ang sukat na kukunin mo
papunta sa unahan. Tanggalin natin. Simula dito sa mismong batong ito, kung saan ang sign, yun ang kukunin mo papunta sa unahan kahit wala ng ibang sign doon. Base sa sukat, doon ka magtisdig, maghukay. Ganon ang ginawa sa grupong nabigyan ko ng target. Tula dito sa sign na ito, ulitin ko, nakakuha sila ng pitong jar or banga na malalaki. At ang laman puro or purong mga antik na plato at baso sa lalim ng 4 feet or 4.5 feet under lang nila natamaan. Ayun mga katits, tinawag pa ni sir sa akin nung kinagabihan nakuha nila. Ang sabi ko, padalhan mo na lang ako ng picture lang muna. Simula noon, hindi na nagpaparamdam at wala na yung Facebook niya, na blackout na ako. Yun ang malaking problema mga katits. Binigyan mo ng target ng libre. Tapos pag nakakuha, biglang nawawala, hindi malang namimigay. Kumbaga yung tawag niya sa akin, parang natuwa or sobrang tuwa lang siya kaya nabanggit niya, natawagan niya ako. At na-realize niya siguro na ganun, pagbibigyan ako ay mahirap na. Kaya hindi niya ako or hindi nila ako binigyan. Yun ang masasabi ko. Okay, sa pagkatapos dito sa simple lecture and guide natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea para may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ayun mga katulis.